Kaya magandang araw mga ka-DIY. May naumpisahan na akong gawin ditong yung kahon para sa para dito sa mixer ko. Ayan. Medyo naalikabukan kasi pag naka lang siya. Pag nandito lang sa labas, naaaliw kabukan, kaya gagawan ko ng kahon. Bale, tanggal-tanggal lang yung takip yung balak ko dito. Ditanggal lang yung takip. Kaya meron ako ditong, yan, o removable na, removable hinge. Bale, dito nakakabit sa likod yan. Ito matatanggal tong buo hanggang dito. Tapos yung gagamitin kong pinakalak niya, ito lang. Simple lang. Hindi naman dito lang naman sa bahay to eh, kaya kahit yan, ito lang yung lock. Ayan. Ito yung lock. Ito yung hinges. Yan, removable siya, nag-iiwalay. Tapos ito yung handle ko, kabilaan. Bali, dito yung kabilaan. Yan, yan yung ilalagay ko. Yan. Tapos ang bala ko dito, formica ko na lang. Hirap pa kasi akong formica yung ginamit ko dun sa sa cabinet. May matira pa akong formica, kaya yun na lang ko dito. Yun na lang yung gagamitin ko dito para makatipid. Importante lang naman di maalikabukan yung mixer. Ayan, bali yung isusunod ko na nito mga ka-DIY na ito. Iuuka ko muna to. O, makikita nyo yan. Para bumaon tong side na to. Ayan, yun muna yung gagawin ko. Tapos pagkatapos niyan, formica na. Ayan, nabutasan na oh. Isukat na natin. Ayan, bali ganyan yung isa. Tapos yung kabila, isusunod na natin. Sa kabila. Hindi ko na ipapakita yung kasi parehas lang naman yung proseso ng pagbutas. Ito na pala yung i-case na ginawa ko para sa ayan, yung mixer ko. Bali, nalagyan ko na rin ng handle. Di ko na naipakita paglagay ng formica. Kasi parehas lang naman yan sa ng cabinet. Nung dun sa paggawa ko ng cabinet, ganun din naman pagkabit yan. Ayan, formica yung ginamit ko. Ang puro tira-tira lang kasi ito galing sa sa cabinet na ginawa ko. Tapos ito. Ayan yung ginamit kong yan yung hinges na ginamit ko, removable yan. Pwede tanggalin kasi tatanggalin tong takip pag ginagamit yung mixer. Bali, isa lang tong ginawa ko kasi yan lang yung wala naman akong amplifier. Ayan po, mga active kasi tong gamit kong yan yung speaker na gamit ko. Yan, puro active yan. Kaya yan lang talaga yung kailangan kong mailagay dito sa loob para hindi na alikabukan. Tsaka iwas na rin pihit-pihit sa mga bata.
Ay, mga ka-DIY, nagkamali ako dito sa ano. Yan, may mali ako dito. Makapal pa lang na ilagay ko. Ayan, pero madali lang naman i-trim to. I-trim ko na lang. Ayan, trim ko lang yan. Gamitan ko lang router. Ayan, tapos ito palang bracket na ginawa ko. Ano lang din to. Angular lang na alloy. Ayan, yan dapat lapat dito yan eh. Ayan, nakaangat. Dahil bumangga yung ilalim ng mixer. Ayan, may kunting adjustment pa akong gagawin dito, mga ka-DIY. Pero halos ganyan na yan. Ayan. Ayan, ito na nga mga ka-DIY, oh. Medyo nagkamali kasi ako dito, oh. Binawasan ko na lang to. Nagkamali ako sa sukat. Ayan, binawasan ko kabilaan. Ayan, may kakabit na natin tong, ano, mixer. Ayan. Ayan, mga ka-DIY, bali ganyan yan. Ganyan yung pwesto niya. Ayan, medyo masikip pa nga, oh. Kahit wala pang tornilyo. Hindi na siya nahuhulog. Tapos alalayan lang natin ng tornilyo to. Ayan yung sa gilid. May mga lagayan ako ng tornilyo dito. Ayan, oh. Tapos ito na. Ayan. Sa mga ka-DIY, hindi na talaga mahulog yan. Naka-ano na yan, naka-tornilyo na. Tapos ito yung takip. Ayan, tanggal-tanggal lang yung takip. Bali ganyan lang pag tinatanggal yung hinge natin. Ayan, tapos ganyan. Pakita. Ay, may nakatukod pala. Yan, mga DIY. Tapos takip. Ito lang yung lock natin. Ito lang ginamit yung lock. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Bali, kunting linis pa to. Lilinisan ko pa ng pintainer. Para matanggal yung pandikit ng ano yung sa formica galing. Ayan. Yan, mga ka-DIY. Kahit tagilid natin. Bali, ganyan lang yan, mga ka-DIY. Ayan, okay na yan, mga ka-DIY. Natapos ko na rin. Medyo, ano na to, safe na yung ano natin dito. Yung mixer. Safe na yan. Di na masyadong maano ng alikabok. Ma-expose. Ayan lang. Simple lang. Kaya ganito lang yung ulitin ko. Kaya ganito yung ginamit yung yan, yung formica. Dahil tira yan doon. Oh, sa mga kabinet ko. Sa ginawa kong kabinet. Mga tira yan eh. Sayang eh. Ayan, kaysa naman mag-ano pa ako ng ibang materialis.
Yan, pati yung mga plywood na yan na ginamit ko galing din sa ano yan. Mga ritaso lang sa paggawa ko ng kabinet. Yan, okay na mga ka-DIY.